Hi, hello, Mocha Heartstrings. Welcome back to our YouTube channel. Again, this is me, Jingle. And for today's vlog, we'll be talking about caladiums. Yes, Mocha Heartstrings. This time, we will not be talking about Mayana, but we'll be talking about this one of the most popular foliage plants named caladiums. I have here a few varieties of caladiums, Mocha Heartstrings. Ito yung mga not-so-rare na variety ng caladiums. And meron pong nag-a-ask ng care tips regarding this kind of plant. Kung bakit sila lush, ano po yung fertilizer natin sa kanila, ano ang kanilang soil mix, and of course, ang kanilang sunlight exposure. But before we start, kung ikaw po ay bago pa lang po sa ating YouTube channel, kindly support Jingle's Heartstrings by subscribing, and don't forget to click that notification bell para lagi po kayong updated sa ating upcoming videos. Now, gusto ko pong ipakita po sa inyo ang aking mga munting caladiums, ang ating mga munting variety. Simpleng varieties, not so rare na varieties ng ating caladiums. Alam nyo ba na kahit hindi po sila rare, love na love ko sila? Just like this, Mocha Heartstrings, magiging bias ako kasi my favorite color is white. Ayan. This one, I must say, ang laki ng improvement nito. Because, alam mo ba, Mocha Heartstrings, na last month, eto lang po ang kanyang leaf. This one is the only original leaf. But look! Oh, amazing! Meron na po siyang malaking leaf dito. And of course, another baby leaf over here. And of course, not only that, nagkaroon na din po siya ng flower. Actually, yung flower po niya white din po. Hindi ko po siya na-document last time. Pero, I am very happy kasi nag-bloom po siya. And nung una, since one leaf lang to, nilagay po natin siya in a small pot. Pero, tingnan po natin ngayon. Outgrow na niya ang kanyang very cute na pot. But I have a problem, Mocha Heartstrings. Ayan, eto po. Sabi ko, this is the original leaf, pero na-damage siya dyan. Alam nyo ba kung anong sala rin? Eto ay dahil sa hangin, Mocha Heartstrings. Kasi minsan, malakas ang hangin dito. And, since manipis lang po ang structure ng leaf ng caladiums, look, ang nangyari ay nabali po siya. Actually, noon, Mocha Heartstrings, sobrang sad ko kasi only leaf. And then, ganito pong nangyari sa kanya. Pero, nawala po ang pagkalungkot ko nung nabigyan po niya ako ng 2 new leaves na super ganda. So, actually, Mocha Heartstrings, I have 2 na ganito na variety ng caladiums. Ito yung single leaf noon, pero eto naman po, papakita ko po sa inyo. Eto po, sobrang tuwang-tuwa ako dito, mga ka-heartstrings. Kasi, tingnan nyo naman po, mga ka-heartstrings. Talagang nagmamaganda talaga siya. Alam nyo ba na last time I bought this? Ay, meron lang po siyang 3 original leaves. Pero ngayon, diba, super lush na siya. Eto po yung mga original leaves po niya. So, we have this one, mga ka-heartstrings. Also this, and yun, nasa ligot po yung isa. So, bali, 3 lang po ang original leaves ng caladium na to. So, yung mga nakikita niyo, mga ka-heartstrings, yan na po yung mga bagong leaves. Yes, in 1 month time, binigyan niya po tayo ng 5 new leaves. Paano natin na-achieve yan? Later, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang sikreto natin. I'm sure na kayo din po ay gusto po yung lush looking, makapal na tignan na caladiums. Eto naman po, another variety, ayan. So, ang ganda din po yung pagka-splash ng color pink sa kanyang green leaves. Gusto ko po yung pink niya kasi hindi siya yung matingkad, yung parang baby pink lang po siya. And I am very happy also about this one kasi meron na po siyang bagong leaf na pa-uncurl pa lang po siya. And meron din tayong pink na pink dito, mga ka-heartstrings. Tadan! I am sorry po kasi hindi po ako familiar sa kanilang mga identification. This one naman po, alam nyo ba kung asan po yung mga original leaves po niya? So, eto po yung mga nasa baba. Eto po yung mga original leaves po niya. Eto po. Nung kabibili ko lang po, yan lang po ang mga original leaves po niya. And mind you, eto na po ang mga new leaves niya. Yung mga nakikita niyo na 3 po na malalaking leaves po dyan. Yan po ang kanyang mga bagong dahon. And aside from that, nilagay po natin siya in a small pot kasi sobrang liit lang po noon ng kanyang mga leaves. And
And now, na-outgrow na din po niya ang kanyang very cute na pot. So, meaning kailangan niya na po itong i-repot in a bigger paso para naman ma-justify po natin etong mga super big po niya na leaves. So, if you know this ID, please comment down below po. We also have this one. Actually, yung mga caladiums ko po na nandito, sobrang nakitaan ko po sila ng improvement. Lahat po sila actually tinubuan po ng bagong babies. Tinubuan po ng new leaves. And take note, in just 1 month time, naging lush looking na po sila. Pero I have one variety dito po na kabibili ko lang po kahapon. Ito po siya mga heartstrings. It's very cute. Ang liliit po ng kanyang dahon. Ito po ata yung variety na maliliit lang po. Yung dwarf caladium, parang ganun mga heartstrings. Oh, look. Pero tingnan nyo po yung kanyang details. Sabi ko nga, I love white. Kaya ayan. Papagandahin natin to lalo mga ka-heartstrings. And the next time ni-update ko po kayo, magiging lush na din po siya. Ngayon mga ka-heartstrings, excited na po ba kayong malaman kung ano po ang aking sikreto para maging lush ang aking mga caladiums? Alam yan ang mga laging nanonood ng aking vlog. Kasi lagi ko tong ine-extra mga ka-heartstrings. So let's now reveal in 3, 2, and 1. Yes, mga ka-heartstrings, as you can see, tubig po yan. Pero tubig yan ng pinaghugasan ko po ng bigas. Yes, you heard me right. You heard me right, mga ka-heartstrings. Tubig bigas po or rice water ang aking ginagamit na pandilig para po maging lush looking ang aking mga caladiums. Alam nyo ba na gustong gusto po ng ating mga caladiums ang rice water or hugas bigas? Kasi mga ka-heartstrings, etong hugas bigas po natin, eh meron pong special na content na gustong-gusto ng ating mga caladiums. Ang rice water, mga ka-heartstrings, ay merong component na NPK or yung nitrogen, phosphorus, and potassium. Na ito po ang dahilan kung bakit po tumataba and nagiging healthy po ang ating mga caladiums. Ito po ang kanilang natural fertilizer or pataba. So kung ikaw ay hindi pa po nakapag-try ng hugas bigas or rice water, try mo na para masubukan mo po ito at masasabi mo pong effective. Pero mga ka-heartstrings, meron po yung mga nagtatanong kung bakit po, kapag sila ay naglalagay or nagdidilig ng hugas bigas, eh nilalanggam po ang kanilang mga halaman. In my case, mga ka-heartstrings, hindi naman po yun nangyayari sa akin. Kasi, once in every 2 weeks po ako or twice a month ako, kung ako po ay mag-spray ng 7, yung insecticide. So, in-spray ko din yan sa aking mga mayanas. And kung meron po akong makita na langgam na umaali-aligid sa aking mga caladiums, meron pa po akong isang ini-spray sa kanila. Gulat kayo no, mga ka-heartstrings. So, ito po yung insect repellent po natin, mosquito repellent. Sabi dyan, insecticide, aerosol insecticide. Actually, ito po ang aking ini-spray kung meron akong mga nakikita dyan na langgam. Nakakatawa ngang sabihin, mga ka-heartstrings, pero ako lang po ba yung ganito? Pa-comment naman po, mga ka-heartstrings, kung ikaw po ay nakatry na pong mag-spray ng insect repellent sa ating mga pananim. Pero ang ginagawa ko po dito mga ka-heartstrings, hindi ko po siya ini-spray direct to the stems or to the leaves. Ini-spray ko lang po siya sa mga gilid-gilid or sa gilid ng pot or sa baba ng pot or sa mismong dinadaanan ng mga langgam. And tingnan nyo mga ka-heartstrings, wala pang 1 minute. Mamamatay na po yung mga langgam na umaali-aligid. Try nyo po. Now, let's proceed sa soil mix ng ating caladiums. As you can see, super tulo po ng water or hugas bigas na nilagay po natin or dinilig po natin. Meaning, ng ating soil mix ay fast draining. Kung ano po ang soil mix na ginagamit ko for my mayanas, yun din pong aking ginagamit for my caladiums. So, ano po yung soil mix natin? So, we have carbonized rice hull, composted rice hull, plus garden soil. So, yun po yung composition po ng ating soil mix. Make sure na fast draining and make sure din po na palagi pong moist. Keep
the soil moist always. Kasi napansin ko, love na love po ng ating mga caladiums ng moist na soil. So, how frequent po ang pagdidilig po natin sa kanila? I actually water them every other day. Minsan nga kapag nakikita ko na siya na dry, nagda-dry na po siya, dinidiligan ko na po siya agad-agad. Yung hugas-bigas naman po, pwede po natin siyang idilig every other day din po. Pero sa akin, minsan po nakakapusan po ako ng hugas-bigas kasi I use the hugas-bigas din po sa aking mga mayanas and some other plants. Pero kung lagi po kayong nagsasaing instead na itapon po yung pinaghugasan po natin ng bigas, so idilig na lang po natin sa ating mga halaman. Natural fertilizer din po to para sa kanila. So I repeat, yung hugas-bigas pwede natin siyang idilig every other day or twice a week, pwede din po. Pero yung regular na pagdidilig ko po sa kanila ay every other day po. Kahit walang hugas-bigas, I water them every other day. How about the sunlight exposure? Ito mga caladiums po natin, mga ka-heartstrings, ay meron pong sunlight exposure at least 2 hours of morning sun a day. Nakapwesto po siya dito sa my terrace and nakaka-receive po sila ng morning sunlight. Napansin ko din po kasi na kapag morning sun, mas lalo po silang nagiging healthy. Ayan po mga heartstrings, hope you learned something about our video for today. And again, I'd like to extend my gratitude sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta ng ating YouTube channel. Hopefully mga heartstrings, hopefully soon mamimigay po tayo ng giveaway kung mabibigyan na po tayo ng sahod ni YouTube. Ayan, mga ka-heartstrings, we are hoping for that. And again, this is me, Jingle, saying, believe in yourself. Keep safe, everyone. Bye-bye!